At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Mimusa, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Nabighadi si Jun, nagbakita niya si Mimosa. Naikwento niya ito sa kanyang kaibigan na si Brando. At sa mga sumunod na araw, nagpunta sila para masilayan ang dalaga. Pero hindi nakapaghintay si Brando at iniwan si Jun. Di nagtagal, lumabas ang dalaga at nakipagkilala kay Jun. Pero naputol ang kanilang pag-uusap sapagkat nakita siya nila Don Podrin at Doña Hilaria, ang mga magulang ni Mimusa, at inumagan siya ng baril. Mula doon, di na nawaglit sa isipan ni Jun ang dalaga. Minsan, maghahating kami na uli nang umuwi ng bahay si Jun, at kahihiga lang niya para matulog, nagbiglang sumikaw ang kanyang ina. Ah! Hindi ako makatulog. Laging si Mimusang sumasagi sa isip ko. Kailan kaya kami uli magkikita ng dalawa? Ano yan? Parang may malaking hayop na lumalakad papalapit dito. Ha? Sinay! Inay! Anak! Isarado mong lahat ang bintana natin! Bakit po, inay? Bakit po kayo sumigaw? Anong nakita niyo? Ano? May nakakatakot na nilalang. Halimaw! Sinundan kayata, anak! Halimaw? Hindi po halimaw yan, inay. Malaking hayop lang po. Yung sukpit ako, ianda ko. Jun, anak, isarado mo na yung bintana. Baka makapasok dito ang nakakatakot na nilalang na yan. Babariling ko na para lumayo at baka sirayan pang bahay. Etong sayo! Tinamaan ko, inay. Tinamaan ko yung malaking kakaibang nilalang. Parang kinikilabutan ako. Kailangan kong uminom ng alak para makatulog ako kagad. Kaso, hindi na pumupunta si Jun dito. Ha? Ano yun? Parang yabag ng malaking nilalang ha. Hindi. Baka halimaw yan. Sa maya yun ha. Baka inaatake ng dambuhan ng nilalang. Ang pana na nakasuksok sa dingding. Kukunin ko. Amaya! Amaya! Anong nangyari sa'yo? Inatake ka ba ng dambuhan ng nilalang? Kuya, tulungan mo. Tulungan mo ako. May sugat ako sa batong aray ko. Ha? Nasaktan ka ba ng dambuhala? Nasaan siya? At papanain ko. Hoy! Dambuhala! Nasaan ka? Halika at ako ang harapin mo! Hindi ako natatakot sa'yo! Amaya! Amaya! Amaya!
Anong sabi mo, Pat? Halin, ho? Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa sinabi ko? Totoo may halima, pare. Inatake nga si Amaya kagabi. Nasugatan ng kapatid ko sa bato. Hindi halima yun, pare. Malaking hayop lang yun na gumagala. Kagabi nga, may nagawi sa amin eh. Binalil ko, may supena ko. Kaya lang, hindi napuruhan pero tinamaan ko. Pare, maniwala ka sa akin. Totoong may gumagalang kakaibang nilalang dito sa atin. Ay, basinsya ka na pare, pero hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Mahirap kitang paniwalaan eh. Hindi kita pipiliting maniwala, pare. Pero mag-ingat ka. Lalo na sa pag-uwi ng gabi. Salamat sa paalala, pare. Ah, hindi ka ba sasama sa akin? Misa naman tayo pupunta niyan, pare. Saan? Isasama mo na naman ako doon, pare. Eh, hindi ka ba nadala noong nagpunta ka roon at inumangan ka kamo ng baril ng ama ng sinasabi mong dalaga? Hindi naman niya ako siguro sasaktan kung wala akong kasalanan. Hindi naman nila nasasakupan yung lupa doon eh, sa likod. Pag bumi-ari na yung gobyerno. Kahit na, pare. Malapit na yung lumang mansyon. Eh, dito ka na lang. Mag-inuman na lang tayo. Oo nga naman, John. Dito ka lang. Ipagluluto ko kayo ng pulutan ninyo ng Kuya Brando. Ha? Ah, Amaya. Anong nangyari sa batok mo? Ha? Kuya? Yan ang sinasabi ko sa iyo kanina, pare. Inatake siya ng kakaibang nilalang kagabi. Buti na lang, hindi nakasarado ang pinto ng kwarto niya. Nakapasok ako kaagad. Kundi baka nilapa na siya ng kakaibang nilalang na gumagala. Ganun ba? Puro naman kayo kasi kakaibang nilalang. Hindi totoo yan, pare. Sige. Kung ayaw mong sumama sa akin, ako na lang mag-isa. Babalik doon. Para makita muli si Mimosa. Pare John, sandali lang. Yun na. Hindi ko na napigilan. Bahala na siya sa buhay niya. Mimosa, parang hindi ka yata kumakain mabuti. Hindi mo inuubos ang nasa plato mo. Busog na po ako, Papa. Ah, di ba ito yung paborito mo, Gola? Bakit parang wala kang gala ngayon, iha? Marami na kasi akong nakain, Mama. Si Jun yung nakita kong nagtago sa kakahoyan na yon, sa likod ng mansyon. Anong nangyayari sa'yo? At parang natulala ka dyan, iha. Ha? Wala po, Papa. Wala po. Oh, ayan. Tapos na akong kumain. Bahala na kayo dito. Dahil may pupuntahan kami ng mo. Hihintayin ko makalis sila, Mama at Papa. Saka ko pupuntahan doon si Jun. Kita si Mimosa. Pero hindi mali. Masaya na ako dahil
nasilayan ko siya. Lalabas na ko dito. Pinagtaguan kong malalaking puno. Magdadahan-dahan ako para hindi ako maramdamang landito. Kundi babaril ako ni Don Puding. Magdadahan-dahan akong alis. Uuwi na ako agad para... Jun? Ha? Si Mimosa. Nasa labas. Mahuhulog ako sa tubig. Jun, nasaktan ka ba? Hindi ako magkahinga. Jun! Jun! Pambihira talaga ang Jun na yun, oo. Ang tigas ng ulo. Sinabihan ko na huwag nang magtatagal eh. Ay nako, siguradong nandyan na naman yun sa bahay nila Brando. Ah, si Amaya yung lumabas ng bahay. Ay, teka, tatawagin ko. Amaya! Amaya! Ah, Aling Nitang, kayo pala. Tuloy po kayo. Ay, hindi na ako magtatagal. Itatanong ko lang kung nandito si Jun. Eh, nandito ba ang anak ko? Ho, wala po siya dito, Aling Nitang. Hindi ko alam kung saan pumunta. Aling Nitang, magandang araw po. Napasugod kayo. Bakit po? Eh, hinanap ko kasi ang kaibigan mo eh. Akala ko nandito. Eh, wala naman pala. Ah, wala na po siya. Galing siya dito pero kanina pa umalis. Eh, saan nagpunta ang tao yun? Eh, kanina ko pa hinihintay sa bahay eh. Ang paalam niya, di ko pupunta. Eh, kaya ang akala ko nag-inuman kayo. Dumaan dito kanina at niyayaya akong pumunta doon sa likod ng lumang mansyon. Pero tinanggihan ko siya. Opo, Aling Nitang. Pinipigilan ko rin siya na pumunta roon eh. Pero umalis ka agad. Eh, ganun ba? Ay, Diyos ko. Baka nakita na ng ingkat. Ah, Diyos ko. Huwag naman sanang mangyari ang hinala ko. Nang Brando, samahan mo ako. Sundan natin si Jun doon. Sige po, Aling Nitang. Amaya, maiwan ka na dito. Sasamahan ko lang si Aling Nitang. Ha? Ayaw kong maiwan mag-isa dito, kuya. Sasama na lang ko sa iyo. Sige, ikaw ang bahala. Tayo na. Pakiramdam mo? Nasaktan ka ba sa pagkakadulas mo? Teka. Saan ako naroon? Nandito ko sa likod ng mansion namin. Ha? Mimosa? Kung aalis na ako, baka makita ko ng mga magulang mo. Magagalit sila. Huwag kang mag-alala. Magpahinga ka muna. Mamaya ka na lang umalis. Wala ang mga magulang ko rito. Malayo ang pinunta nilang dalawa. Ah, ganun ba? Talaga ang ganda niya. Lalo na kapag malapitan. Hindi ka na ba nahihilo? Hindi na. Pasensya ka na. Gusto ko lang kita sana makita kaya nagpunta ko dito. Kahit hindi tayo magkausap, basta makita lang kita. Pasensya ka na talaga. Walang ano man yun. Gusto ko rin kasing may kausap. Mula nang dumating ako rito, nandun lang ako sa loob ng kwarto. Salamat at bumalik ka. Akala ko nga eh, hindi ka napupunta rito dahil alam kong natakot ka kina Papa at Mama. Ah,
Kung ganun, maswerte pala ako dahil ako ang unang-una na makakausap mo. Buti pa, tumayo ka na dyan kung kaya mo na at magkwentuhan tayo habang wala pa sila. Bakit wala si Jun dito? Baka hinuli na nang doon. Aling Nitang, doon sa bandarong puntahan natin. Baka nandun siya. Psst! Okay, Mingay. Baka marinig tayo. Mapapahamak tayo dito. Eh, nako. May naalala pala ako. Eh, ano yun, Aling Nitang? Yung kwento ng yumao kong asawa. Sabi niya sa akin, napailalim daw ng kapangyarihan ang inkanto sila Don Podreng at ang asawa niya. Bakit po sila napailalim sa kapangyarihan ng inkanto? Eh, ayon sa asawa ko, marami daw na biktima ang asawa ni Don Podreng na si Doña Hilaria. Maraming na biktima? Eh, bakit po Aling Nitang? Anong ginawa ni Doña Hilaria? Ano ang mga nabiktima niya? Sabi nila, isa raw siyang demonyeta at nagiging napakabangis na hayop. Ah, demonyeta? Kung ganun, baka siya rin yung sinasabi ni Jun na babaeng nakikita niya dyan. Ewan ko, Brando. Hanapin na lang natin ang anak ko. John! Anak! Aling Nitang! Nasaan ka? John! Baka maririnig tayo ni Don Podreng. Palang kausap, naaaliw ako sa mga kwento mo, Jun. Ngayon ko lang napakinggan ang mga yan. Marami pa kung kwentong nakakatawa. Baka gusto mo pa. O sige nga, magkwento ka uli. Nakakatuwa eh. Ah, sige. Ang ikikwento ko sa'yo ngayon ay tungkol sa alamat ng nyog. Noong araw ay may isang binata na katulad ko na palaging pinagagalitan ng kanyang ina. Pangalan niya ay... Alam ko na yan. Naikwento sa akin ng matandang katulong namin noong araw. Yung iba na lang ikwento mo. Teka, ano kayang maganda? Ah, tama! Ang kwento ng isang magkukulam. Kinukulam niya ang mga magagandang dalaga dahil naiingit siya kasi palit siya. Alam ko na rin ang kwentong yan. Ha? Yan ba yung nakulam niya ang kanyang sarili? Alam ko na yan. Mag-isip ko lang ng iba, yung nakakatawa. Ha? Ganun ba? Sige, mag-iisip ako ng kwento na hindi mo pa naririnig. Tama. Yung kwento ng apat na bobo. Oh, makinig kami mo sa isang araw, nagkita ang magkakaibigan na apat na bobo sa isang lugar para manligaw sa isang magandang dilag na katulad mo. Ang pangalan nila ay sila Jun, Pedro, Tiago at si Masjas. Teka, madilim na pala ang paligid. Huh? Ay, hindi ko na malayan. Oo nga pala. Sa mga gintong oras, dumarating ang papa at mama. Ha? Eh di kung ganun, alis na ako. Baka madat na nila ako rito. Andito pa naman ako sa loob. Ah, sige. Balik ka uli bukas, ha? Kwentuhan uli tayo. Oo, Mimusa. Babalik ako. Sige.
Magpapaalam na ako. Oh, ha? Ang mama at papa! Dumating na sila! Naku, lagot! Huli ako! Ano kaya ang gagawin ni Dun kay Jun? Mamahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Mimusa dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.